What's up mga ka-team? Kamusta kayo dyan? I hope na nasa mabuting kalagayan tayo lahat. Of course, by the grace of our Lord Jesus and by His protection. So, naisip kong gumawa ng video na to dahil gusto ko i-share o ipamahagi sa inyo paano kong ginagawa yung editing ng ating praise and worship team setup sa Friday service. Para din alam niyo kung paano yung steps o ginagawa. And then, para ma-impart ko din yung knowledge para sa mga gustong maging editor ng audio at saka video. So, first off, bakit ba natin ini-edit yung mga record natin? Ano bang reason dyan? Bakit hindi na lang natin i-gather, collect yung lahat na records, i-consolidate, and then patutugin na sa Friday? So, maraming reason dyan. First, ang mga recording na binibigay sa akin or nare-record ng iba't ibang nare-record ng team or ng individual, iba-iba yung pagkakuha. I mean, like for example, let's say yung volume hindi pantay, hindi pareho. Halimbawa, yung nag-record sa ang worship leader, malakas yung audio niya, malakas yung volume. And then, halimbawa, sa guitar, mahina. Sa acoustic, so kailangan mo i-level yun. So meaning, kailangan mo i-edit, kailangan pantay yung pagkaka-level ng sounds. So ayusin yun. So isa sa reason na bakit i-edit natin yung audio. The second thing, our God is God of order. So kailangan natin ayusin yung mga presentation or yung set natin. Importante yan kasi hindi naman kung yun nga yung para hindi sa simbahan ginagawa natin yung excellent natin, pinapaganda natin lalo na para sa Panginoon o sa service. Kailangan natin yung quality din, at least not 100% or not most, but we have to make our very best to make a good and high quality, or let's say magandang craft or set or video like that. Then the third thing, wala naman exempted kahit anong famous bands, artists or singers, dumadaan yan sa studio. Kahit ano pang professional singers or magaling na drummers, guitarista, bass, dumadaan talaga yan sa studio for processing. So, wala exempted dyan. So, how much more tayo na hindi tayo professional? So, kailangan talaga natin ayusin. Marami pang reason. Siguro, yan lang yung naisip ko, tatlo na reason. So, yun. Now, the second thing. Paano anong processing na auditing? Actually, the two main processing involved here. One is, sa akin na to, I don't know sa ibang, but ang ginagawa ko is there is two main processing. One is the audio editing, and the second is the video editing. And two separate process. So, gagawa ka ng editing audio, and then after, yung audio na after, if finalize mo yung audio, and then gagamitin mo yun sa video. This is the second one. Now, kung sa audio editing naman, gumagamit tayo ng software. Ang ginagamit ko ng software is Logic Pro. Yun ang sa audio editing. And then sa video editing, ang ginagamit ko is Final Cut Pro. Audio editing is, I think it's a layman's term. There is a specific processes involved under this audio editing. Siguro, I will just mention three. First is the tracking. Tracking is tracking means capturing of the sounds or the audio. So, ito yung ginagawa natin is individually. Halimbawa, yung acoustic, nagre-record siya ng sarili niya. So, tracking yun. Yung,
yung worship leader, nagre-record siya ng sarili niya, nag-tracking yun. So, yung guitar and so on. And then, the second is mixing. Yung mixing naman, so, ikagather mo lahat na audio, halimbawa, acoustic, kunin mo ang sa worship leader, sa guitar, kunin mo. And then, imimix mo yun sa yung mga separate track na sinasubmit sa iyo. Then the third one, after na mix mixing, yung mixing kanyan, mahabang proseso, maraming mga bagay na gagawin dyan sa mixing. Then the third one, so tracking, mixing, the third one is the mastering. Mastering means once na after na mix mo yung lahat ng individual tracks, i-re-render mo yun or i-bounce mo yun. And then, nakamix na yun ng isang audio. So, tracking is individual. You make it, mix it, then ang outcome is one track. And then, this track, you have to process for mastering. So, mastering, halimbawa, sa CD or sa DVD or sa ano, yun na yung production. So, sa atin naman, so ang ginagawa ko, after mastering, yun ang ginagamit ko para sa video editing. Okay. Now, sa setup natin, ang ginagawa natin is nagsasubmit kayo ng audio or video. Halimbawa, kung mag-submit kayo ng halimbawa, video yung nasasubmit, importante lang kung video na sinasubmit ninyo, hindi may sound yun, so may audio yun. So, ang kailangan lang dun, yung audio na yun is clear, maganda yung pagkakuha, walang, no, extra noises, yun. Magagamit natin yun sa tracking. So, ang ginagawa dyan is yung file, yung video file, i-import mo sa final, ano, sa Logic Pro. Once na ma-import mo sa Logic Pro, isi-separate yun ng Logic Pro. Kunin niya yung audio lang. So, i-disregard yan yung video. So, kunin yung audio, at yung audio, magigiwang track yun. So, yun na yan. Samantala, yung, kasi lately ginagawa natin, siniseparate natin, like yung separate yung audio, separate yung video. So, okay naman din yun kasi siyempre maganda yung audio kasi nakakapag-concentrate ka sa audio talaga. So, rekta na yun, diretso na sa tracking. So, hindi mo nagpagamitin yung video. Meron namang, minsan naman, nagsasubmit naman tayo ng separate-separate, halimbawa, verse, separate, then record ulit ng chorus, separate, verse. So, okay lang din yun, maganda din yun. So, ang medyo advantage lang kung isi-separate is yung paano mo sync yung audio sa video later on sa Final Cut Pro. Pero may option naman, pwede naman gagawin yun ng Final Cut Pro na isi-sync niya yung audio sa video. Pero sa akin, ang ginagawa ko is manual lang siya kasi maraming segment yung nare-record natin, eh, maraming audio. So, by manual na lang, isi-sync by manual. Chorus, verse, pre-chorus, and then like that. Now, tanong, ba't pinaprocess po ng audio, audio before may gamitin sa video? The reason behind is, kung idiretso mo sa final, sa video, may maraming mga limitation doon eh. Kasi ang audio hindi mo siya ma-process individually, specific. So mahirap mag-mix, mahirap mag-combine, mahirap mag-edit ng audio kung nasa video software na tayo. So, yun lang. Ang audio editing, sa experience ko, mas mahirap kaysa video editing. Halimbawa, let's say, yung drums. Kasi mahirap yung drums. Ang ginagawa ko sa drums, once mag-submit si Elijah ng files, naka-mix yun lahat. Yung kick, yung snare, yung cymbals and toms and naka-share yun. So, ideally, ang editing is you have to separate it individually. So, kick one track,
snare, one track, like that. Kasi ang pag-i-edit mo kada instrument, kada track is different. Yung pa-process mo ng kick or snare is different from the cymbals. So, kaya yun ang ideal. Now, sa set natin, kasi mahirap i-separate yung kay Elijah na record, ang ginagawa ko na lang, ang sin-separate ko yung kick. So, bali yung the rest as is na. Kasi gusto ko ipalabas yung kick. Mas importante sa kanta yung, sa akin lang, mas importante sa kanta yung bass drum or yung kick, kasi yun ang nagdala ng body ng songs. So, kaya sin-separate ko yun. Iniisa-isa-isa ko yun. And then the second is, mahirap is yung vocals, especially the worship leader. Yun din ang medyo meticulous kayo, editing or processing. So, okay. So, yun lang muna. Later siguro gagawa tayo ng video na medyo specific sa editing or sa each of the processing that we sinaginagawa ko. Thank you.